pagbabago ko sa iyo. Ipinamamanhi ko sa iyo na pakinggan mo kami sa iyong kagandahang loob sa ilang mga salita. Magandang balita, Biblia. Tignan natin doon sa translation ng mababaw na salit. Medyo mabilit kasi itong King James Version na ito. At nang maiharap si Pablo, sinimula ni Tertullo ang pagsasalaysay sa mga paratang ni Pablo. Sinabi niya, pagalang-galang na Gobernador Felix, utang namin sa inyong mahusay na pamumuno ang kapayapaang matagal na namin tinatamasa, gayon din ang mga pagbabago para sa ikaunlad ng aming bansa. Diba? Ganun ang pakinggan na naman? Ito'y kinikilala namin utang na loob at buhos namin kayong pinasasalamatan saan man at magpakailanman. Ngunit upang kayo ay huwag ng labis na maabala, mangyari lamang na kami pakinggan ninyong sandali. Sabihin mo mong kahi siya dahil na may hearing si Apostol Pablo doon sa kaso na sinasabi panliligari sa templo o sedisyon. Ano po? Bye. Sapagkat nakasumpungan namin ang taong ito'y isang taong mapanggulo. Ito na, isa-isa na niya yung pagsasakdal patungkol ni Apostol Pablo. Isang taong mapanggulo at mapagbangon ng mga paghihimagsi sa gitna ng lahat ng mga Hudyo sa buong sanlibutan at namimuno sa seksa ng mga Nazareno. At nakilala niyo po kung sino Nazareno? Ating Panginoong Jesus. Ano po? Kasi yun ay iba sa kanilang paniniwala. Kaya noon ay tinatawag na seksa ng mga Nazareno. Sabihin, pananampalataya ng Kristiyano. Madaling salita po. Verse 6. Na kanya rin namang pinagsisikapang lapas tanganin ang templo. Na siya rin dahil ng aming inihuli at ibig naming hatulan sana siya alinsunod sa aming kautusan. All accusers state their specific charges. So, ipinakilala nila, sinabi nung tinatawag ng mga nagsasakdal na yun, yung charges na yun, sa Tagalog, reklamo, sakdal, parata, bintang, sumbong, akusan. So, kung meron pang iba pang Tagalog dyan, ang madadagdag, ay basta ito po yung nais natin ipapunawa, ipapahiwanag sa punto po natin. A pestilent, ulang, wala A. A pestilent po yun. A pestilent, sabihin, direct, Tagalog, salot. Ano naging salot? Trouble maker, kung mapaglikha ng gulo, yan ang unang binanggit niya. Pangalawa, mover of sedition, mapagbangon ng paghihimagsik. Kumahatak siya ng tinatawag ng mga pag-aaklas. Ringleader of Nazarene sect, namumuno sa sekta ng Nazareno. Desecrate the temple, nilalapas tangalan daw yung templo. Bakit nilapas tangan sa panumbaraan? Dahil nagsama siya ng mga hitil sa sinagoga. Sa kanila po kasi, ito po yung synagogue. At ito naman yung tinatawag na Diyos-Diyosa. Ito po ay sa mga hintil. Ito po ay sa Hudyo. So kung ikaw na sumasamba sa Diyos-Diyosa ng mga imahe, hindi ka pwede pumasok sa amin. Para ganun po. Dahil nga, itong si Apostol Pablo ay, kaya gusto sinasabi siya na nilalapastangan ng templo, isinama niya yung mga hintil sa loob ng sinagoga na hindi dapat. Ako, tingnan niyo po sa Acts 21, 28, 29. Dito nagkaroon ng tinatawag na kaguluhan. Ako, Acts 21, chapter 21, verse 28 hanggang 29. Na nangagsisigawan, merong sumisigaw. Itong mga sumisigaw na ito, yung mga tinatawag na mga Hudyong nang galing sa Asia na pumunta doon sa paglilinis ni Pablo. Ang sabi na nangagsisigawan, mga lalaking taga-Israel, intonation pattern rising, kasi mataas, kung hindi tayo hindi naman yun yung parang nagsasalita sa pagkakay, mataas. Mga lalaking taga-Israel, magsipulong kayo. Oo, oh, mahatak agad ang kape. Ito ang tao na nagtuturo sa mga tao sa lahat ng gapo laban sa bayan. Yan, laban sa bayan, laban sa kasulusan, at sa dakong ito. At bukod pa rito'y nagdadala rin siya ng mga Griyego sa templo
dinungisan itong dakong banal. Sabi, nagdadala siya ng hindi natin kauri na sukna kutyo, kundi mga hintil. Sapagkat nakita muna nila, nakasama niya sa bayan si Trofimo na taga-Epeso na sinapantahan nilang ipinasok ni Pablo sa templo. Yun yung sinasabi nila. Nagpapasok ka dito sa templo ng mga hintil na manalamba sa Diyos-Diyosan, nilalapastangan mo, Pablo, ang templo. So ito yung mga bintang, ito yung sumbong, ito yung akusa, ito yung paratang, ito yung sandal, A, B, C, D, na sinasabi nitong si Tertulio doon kay Gobernador Felix. So yun po yung mga sinasabi sa nila. So, third verse 7. Datapag dumating ang Pangulong Pinunong si Misias at sa pilitang inagaw siya sa aming mga kamay. Sabi nitong Tertulio, ano po, talagang kumbaga, papatayin na sana nila ng mga oras na yun. Pero siyempre, may mga tagapapayapa. Sa panahon natin ngayon, yung mga polis, hindi pwedeng basta lang kayo magkakagulo dyan sa Bacoor. May dadating dyan, polis, siyempre. Anong nangyayari? Anong kaguluhan? So, ganun din sa sitwasyon nila noon, na nagkakagulo na sa ilalim ng kaguluhan ang buong Jerusalem, dumating ang pinunong kapitan na ito na si Lysias, at sa pinitang inagaw siya sa aming mga kamay. Magbabasa naman natin yan sa Acts 21:31-32. Nakalagay po ay ganito. At samantalang pinagpipilitan nilang siya ipatayin, yung mga Hudyo, pinagtutulungan, sigurado may suntok, may siba yan, ano yan, ay dumating ang balita sa Pangulong Kapitan ng Pulutong na ang buong Jerusalem ay nasa pagsuluhan. At pagdami kumuha siya ng mga kawal at mga senturyon at sumagasa sa kanila. Diba? Para sumagasa yan, yung malugan pa ng pwersaryaan. At sila na kanilang nakita ang Pangulong Kapitan at ang mga kawal ay nagsitigil ng paghampas kay Pablo.